Welcome to our video tutorial that shows how to divide the square root of 3 by the cube root of 2. Ayan, una sa lahat, hindi pwedeng gamitin ang division property of radicals dito kasi nga magkaiba yung kanilang indices. Kaya gagawin natin, maghanap tayo ng ibang paraan at ang isa sa mga unang paraan na pwede natin maisip ay irrationalize na yung denominator. Paano ba mag-rationalize? Di ba mag-iisip tayo ng isang expression na equal to 1, syempre yun ay radical pa rin, na equal to 1. Yun ay radical over radical. Anong klaseng radical? Square root ba? Cube root? Fourth root? Fifth root? Nakadepende yun sa denominator. Since ito ay cube root, mumultiply natin yan sa expression na cube root over the cube root. Cube root ng ano? Dahil cube ang pinag-uusapan natin, ano yung mga cube numbers? You have 1, 8, 27, 64, 125, and so on. Alin doon ang divisible by our radicand 2? Pwede ang 64, di ba? Saka 8. Siyempre, piliin natin yung pinakamaliit. Yung 2, para maging 8, ay imultiply natin by 4. In short, para ma-rationalize yan, multiply natin yung buong expression by the cube root of 4 over the cube root of 4. Diba? In that way, magkakaroon tayo ng mga expressions na pareho ang indices. Yung denominator natin, pareho na ang indices, pwedeng gamitan ng multiplication property of radicals. Paano ginagamit yun? Kopyahin lang yung cube root of, tapos yung 2 times 4, simplify natin. Yung numerator, magkaibang indices, kaya hindi pwedeng gamitin ang multiplication property of radicals. In short, kukopyahin lang muna natin yan. Ayan. So, okay na yung denominator kasi magiging 2 lang to, di ba? Cube root of 8, 2. So, mission accomplished na yun. Kaso yung numerator ay hindi pa simplified. This is multiplying radicals with different indices. May video tutorial tayo pa paano gawin to. Pwede nyong balikan yun. Pero ang gagawin lang natin dito ay, una, kukunin natin yung LCM ng mga indices na to, yung 2 and 3. Anong LCM nila? 6, di ba? So, dapat, isusulat natin yung buong numerator na yan sa bagong radicals, sa bagong radical na may index na 6. Now, yung 2 para maging 6, yung 2 dito na index para maging 6, multiply natin by 3. Diba? Tapos yung 3 dito para maging 6 yan, multiply natin by 2. Magiging 2 times 3, the square root of 3. Ngayon, dahil yung index ay from 2 naging 6, nagbago yon, bawal yon kasi magbabago yung value natin. To offset that, para mabawi yung 3 dito, ang kailangan lang natin gawin ay yung radicand dito, erase din natin sa number kung saan natin minultiply yung original na exponent, na index rather. Kaya ito ay magiging 3 raised to the third power. Similarly, yung second factor, na the cube root of 4, yung 3 na index para maging 6, multiply mo ng 2. Kaya yun ay magiging 3 times 2, radical sign 4. And again, to offset that, yung 2, kailangan natin i-square yung ating radicand. Ayan. Tapos, simplify natin yan. Yung 2 times 3, yung 3 cube, 3 times 2, saka yung 4 squared. Ayun. Magiging 27 yun, 16, tapos yung mga indices nila, magiging 6 pareho. Ayan. We can now multiply them by using multiplication property of radicals. Kasi nga, yung mga indices nila, pareho na. Yan ay magiging 6th root of 432. And yan ay yung ating final answer. Yung 432 ay wala ng factor na raised to the 6th power. Kasi kung kukunin mo yung prime factorization ng 432, yan ay 2 raised to the 4th power times 3 cube. Diba? Wala naman doon ang naka-raise sa power na mas mataas or equal sa 6. Kaya we are certain na yan ang ating final answer. So that's all. Thank you.